gastos ng city plus yung price stabilization and the movement and logistics relating to the food supplies. At the initial stage, Mr. President, ng ECQ, may opening naman ang agrikultura, skeletal level, but even with that, of course, we were practicing again all the health or quarantine measures, may physical distancing at saka din paggamit ng face mask. Then after 1 month, doon sa IATF po, nadagdagan na po yung level na mga aktibidades doon sa Canayunan. So nasa optimum level tayo ngayon sa farming, sa fishing, at related sa lahat po ng even yung mga manufacturing ng agricultural inputs, fertilizers, pesticides, and the like. So marami po tayong sumatotal, mayroon akong individually maibigay na datos, but overall, mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang yung mayroon mga sobrang mahigpit sa Canayunan, mas lalo sa barangay, na nag-checkpoint, so doon tayo nagka-prone a little problem, but over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement, kasi simulat sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered cargoes, both food and non-food. So sa bigas po, ang rice outlook natin dito sa taon na ito, mayroon tayong demand na 14.6 million metric tons. Ang supply ay 17.9 million metric tons. So, may deficit na 3.3 million metric tons. Pero, gumawa na tayo ng mga hakbang para ang ending sufficiency level natin sa taon na ito ay from a level of 87% lang po kasi ngayon yung na-produce natin dito sa bansa. Pero with now the additional 8.5 billion pesos for the Rice Resiliency Project, ay it will bring us to 94% po yung domestic rice production natin. May isang ano lang ako, bago ko makalimutan, isingit ko na lang. I have asked Bong to talk about this because he was the one who he was the proponent who submitted it to me. Bong. Magandang gabi po. Habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19, paghandaan na natin ngayon pa lang ang new normal. Nananawagan ako sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa Kamaynilaan at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Nakikita naman natin ang naging masamang epekto at hirap dulot ng sobrang pagsikip ng mga tao at pamamahay. Katulad sa Metro Manila, mas mabilis kumalat ang sakit at mas nahihirapan ang ating national government at ang mga local government units na alagaan ang lahat ng apektado ng krisis na kinakaharap natin. Marami pong stranded, hindi sila nakaka-uwi dahil inabot na po sila ng enhanced community quarantine, at maraming hindi nakakatanggap ng social amelioration dahil maaaring magdudoble, magduplicate po kasi yung pamilya nila ay naiwan po doon sa probinsya. Marami na tayong natutunan sa krisis na ito, tulad ng hirap sa dulot ng pagkumpul-kumpul ng tao sa mga syudad. Simulan na nating paghandaan at tuluyan na nating aksyonan ang isyung ito at huwag nang antayin pa na mas lumala pa ang problema. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng long-term solutions upang matugunan ito. Dahil sa kakulangan ng
pangmatagalang urban planning at rural development sa mga nakaraang dekada, nagsipuntahan ang maraming mga probinsyano sa mga malalaking lungsod dahil andon ang oportunidad sa hanap buhay. As soon as the enhanced community quarantine is lifted and travel is gradually normalized, the government must encourage Filipino families to move out of Manila and other metropolitan areas. Government must provide them the means and incentives to go back to the provinces for good. LGUs must also ensure that necessary quarantine measures and mass testing for COVID-19 are in place to prevent those possibly infected from spreading the disease. Ilipat natin ang mga tao sa tamang panahon, at kapag sinabi na ng ating health experts na ligtas na gawin ito, pero ngayon pa lang, kailangan ihanda na natin ang ating mga probinsya. Dapat masiguro na may kapasidad ang mga probinsya na maalagaan sila at mabigyan ng matitirhan, makakain at ikabubuhay. Mapapagaan rin natin ang pinapasa ng mga syudad kapag nabawasan ang tao sa lugar nila. Katulad ng mga illegal settlers ngayon, kumpul, dikit-dikit talaga yung mga bahay. Kung hindi natin ito aksyonan agad, hindi matatapos ang problema natin sa kalungsuran. Sa programang Balik Probinsya, mapapabilis din natin ang pag-unlad ng mga kanayunan. Sa paghihikayat sa mga mamumuhunan na magbukas ng mga negosyo sa mga lalawigan, magkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kababayan natin. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng kamaynilaan at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga pamilya. Kaya mahalagang magbigay din tayo ng mga insentibo sa mga negosyante o mga mamuhunan ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay probinsyano rin, taga Davao, taga Mindanao. Doon po kami lumaki at tulad ng iba pang mga probinsyano, doon rin namin nais bumalik pagkatapos ng aming pagsiservisyo sa bayan. Dapat tayo po ang mag-provide ang gobyerno ng mga bases o barko o anumang transportasyon para makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Magtulungan tayo, magbayanihan po tayo para malampasan ang krisis na ito. Sa bawat problema nating hinaharap, oportunidad rin ito na magkaroon ng mas maayos at matatag na solusyon para sa ating bansa. Thank you. Maganda yan, Bong. Go home to the province. They have the means of going back there. And there is a promise. Kasi kung what they would give them is hope. Importante yan. Yung that if they go there, some of them might really leave the city of Manila or its environment with a heavy heart. But we have to provide the transportation at sabihin natin, if you go back, ganito. What is really very important is we give them hope. It's a very important yung hope ng tao. So, si Secretary Lopez. Mr. President, actually gusto namin suportahan yung proposal ni Senator Bong. Kasi yung balik probinsya, tama ho yung sinasabi nyo, will bring hope. Kaya kami ho, pwede nating masuportahan yung by pushing yung investment papunta doon. How do we push it? So more incentives. Actually ho, sa ngayon, we can give more incentives papuntang probinsya kesa sa incentives na maglo-locate sa Metro Manila. You know, ibig sabihin, more attraction to locate outside. Kasi pag nandun na yung incentives, may trabaho na doon. So even po dito sa tax reform na finalize ho ngayon sa Congress, it will give also additional years of incentives para talagang doon mag-locate outside Metro Manila. Parang balik probinsya objectives ni Senator Bong. Pangalawa ho, yung SME development. Everywhere ho yun, meron na with the funding ng, hindi pa naman siguro nawawala yung funding na yon kasi pang mahirap talaga yung funding na yon. Ito yung bibigyan na suporta dun sa mga negosyante sa barangay level na support. Yung gusto nyong bigyan na kahit 10,000 para may pangsimula na sila maliit na negosyo na mga SME ho na may pwede ka agad opportunity
doon sa mga maliliit na nasa ano, para may opportunity umuwi doon. So yun po, yun. Let me just give a warning. Na alam mo, sabi ko, wag sa panahon ko. Pag sa panahon ko, talagang yayarain kita. Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDA, tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of foreign or local big business. I do not want to humiliate people. I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya, masakit yan. I've done it several times. But every time, nagsisisi ako, pero overall, sabihin ko, total, para naman ito sa... I've done it several times when I was new. Talagang hubaran kita dyan sa harap. At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanang. Mamili ka. Totoo. Ikaw, examiner, okay. Tumindig ka dyan sa harap ng Malacanang. Total, itong Malacanang, palasyo mo ito. Ako dito, nag-uopisina lang. Yung tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Basta yan ang ano ko sa... Kaya itong pinag-usapan ngayon na yung i-dispersal, yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history ng... Ako ayaw kong maghiya ng gubernur, mayo, sino ba naman ako, mayo lang rin. But, you know, I have a more... a greater burden, yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado sa tao ito. So, we take our oath of office. We are very proud. Presidente na ako, tapos ganun, gawain ko talaga lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao, beginning ito, na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, hubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko, mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's... I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? Ito, I hope that God will be with us. May sarili akong Diyos na doon ako nakatutok to help me because I'm having a... I mean, a hard time carrying the load of the nation. Nung nakapag-ECQ po tayo, nagkaroon po tayo ng sapat na panahon kahit na papano na maihanda po at mapaunlad ang kakayahan ng ating pong sektor ng panggalusugan, ang mga ospital, ang ating pong mga beds, ang ating pong mga ventilator machines, ang ating pong mga isolation rooms, ang ating pong mga quarantine facilities. Ay nakita naman po ninyo siguro, Mr. President, yung ating PICC, ang ating pong World Trade Center, ang ating pong Rizal Memorial Complex, ang ating pong New Clark City, Athletes Village, at mga iba pa pong mga bagong gawang mga quarantine facilities, ay talagang yan po ay napalawig na po natin, napaunlad na po natin ang kanilang kapasidad. Kaya talagang napakaganda po nung inyong pasya.
na isagawa po itong enhanced community quarantine. At sa aspeto po naman ng kaperahan o sa funding, ang inyo pong PhilHealth ay nakapag-advance po o nakapag-desisyon ng board na mag-advance ng 30 billion pesos para po sa mga ospital, sa pampubliko at sa pribadong sektor, para lahat po ng mga COVID patients ay babayaran po through the COVID benefit package. At in fact, ang board po ay nagpahintulot din na itaas, gumawa ng COVID benefit package, yung mild 43,000, yung moderate 143,000 per COVID patient, and for severe to critical, kaya pong bayaran ng PhilHealth up to 780,000. So inihanda po natin pati ang funding para po sa ating mga COVID patients. So sa pangkalahatan po ay ito po ang ating mga ginagawa, at para naman po doon sa binabalak, batay po sa rekomendasyon sa inyo na i-extend yung enhanced community quarantine, okay po yun. Suportado po namin yan. Kung meron naman pong kinakailangan na luwagan yung mga lugar na sa kasalukuyan naka-enhanced community quarantine, siguraduhin lang po natin na yung mga pamantayan ng kalusugan or minimum health standards ay dapat pong nakatalaga bago po magluwag. Dahil sa bandang huli po, ang kalusugan ng taong bayan po ang ating pinangangalagaan higit po sa lahat. Maraming salamat po, Ginoong Presidente. Salamat, Secretary Duque. Magtanong kasi ang tao, ang interesado ninyong gustong lumabas sa bunganga ko, kailan ba talaga ito matapos? Ang COVID ho, hindi matatapos yan. It will be here and it will stay until kingdom come. Pero pag may bakuna na, baka sakali nga mauna tayo, ma-embolden yung ating mga scientists to work overtime to come up with a vaccine. COVID equals vaccine. Period. Siguro nasabi naman ng lahat ng dapat sabihin, and the things that you must know and need to know, nasabi na po namin. And one thing I can assure you, that we were just waiting for the right time. Tiisin lang muna natin, ako nakikiusap na sa inyo, para lang ito sa bayan. Because we are trying to limit the contamination. Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, ako mapuproblema.